So, great morning po sa ating lahat. Magpapakilala po muna ako. Ako po si Dr. Gary Orjena. Ayan po ang aking background. Ako po isang, nagtapos po ako ng Bachelor of Science, Major in Zoology sa University of the East Manila po. At after po noon, nagtapos naman po ako ng College of Medicine sa Virgen Milagrosa University Foundation, San Carlos City, Pangasinan. Then nagbalik po ako ng Manila para for training po ng clerkship sa Jose Reyes Memorial Medical Center. At nag-transfer po ako ng hospital, ng internship sa Air Force General Hospital po. So yan po yung aking background. At ako po ay nag-join sa First Vitaplus October 9, 2012. At hindi lang po ako yung doctor na makikilala nyo at makakasama nyo. Marami po tayong mga gwapo at magagandang doctors ng First Vitaplus, iba-ibang specialization. At kaya napakaswerte natin kasi may mga doctors po na mababait na at mapagmahal pa sa First Vitaplus. Ngayon po, alam ko napapanahon ang ating product. Ngayon, bawat isa ay kailangan talaga natin ng supplements. Kasi bakit po? Itong ginawa ng ating ni Ma'am Doy ay napaka-potent. Isa po sa pinaka-potent na products natin, lalong-lalo na ito po ay stable. Itong ating pag-uusapan, itong ating anim na bagong food supplements. At ito po ay meron ding accurate dosing. Kaya ito yung sapat na kailangan natin sa pang-araw-araw. At ito po ay compact, di ba? Napaka-handy, madaling dalhin. At ito po ay madaling i-transport, cheapest to ship. Kaya hindi lang po ang mga Filipino ang makakainom, pati po abroad or overseas, ay mura na ang shipment. Hindi na po siya, kumbaga hindi na po ito, hindi na tayo mahirapang mag-ship. Kaya yung functional food supplements na nandito ngayon ay iisa-isahin natin dahil ito po yung, kumbaga ito ay no sugar, no sweetener, at ito po ay walang artificial coloring. Kaya pag-uusapan po natin ito isa-isa. Okay po, so ito po ngayon ang unang-una, ang ating blend of 5 power herbs. Alam ko sa mga dealers na ay kabisado na itong limang gulay. Kaya ito po ay tinatawag nating mythical 5. Ito yung first 5 kasi ito po ay combination of 5 well-known Philippine herbs. Kaya ang ating malunggay, ang dahon ng malunggay, ang ating moringa oleifera, ang dahon ng sili, capsicum fruticans, ang ating saluyot na corcorus auditorius, ang dahon ng uray, ang Amaranthus spinosus, ang ating talbos ng kamote, ang Ipomea batata. So ito yung ating maririnig at kasama natin sa anim na functional food supplement ng First Vitaplus. At ito po ay pinagsama-sama na daily requirements natin. Alam ko lahat tayo naghahanap ng mga vitamins, ng mga minerals, micronutrients, at lalong-lalo na mamaya at patuloy nating maririnig ang salitang antioxidant. Ano po ba yung antioxidant? Ito yung anti-pagbubulok, sabi nga ni Dr. RC. At talagang kailangan natin ng pampalakas ng ating immune system. Kaya ito ay nag-e-enhance ng ating phytochemicals. At ito po ay hindi lang pang-araw-araw talaga natin kailangan. Kasi kailangan lagi tayong energetic. Dapat hindi tayo na-stress kasi sa pang-araw-araw natin, hindi lang naman tayo physically na stress. Importante yung ating mental health. Diyan nagsisimula lahat. Siyempre, kung anong iniisip mo, yun ang susundin ng ating katawan. Kaya dapat meron tayong pang-boost ng ating energy. Kaya ngayon, ang ating katawan ay kailangan may panlaban. Meron tayong mga defense mechanism. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, marami ng mga pollution, mga toxic chemicals na hindi natin nakikita pero posible na nakakaapekto na sa atin. At ito po yung tinatawag nating gulay on the go or vegetable on the go. Kaya hindi ka na mahihirapang kumain ng gulay dahil ito na, ginawa na ng First Vitaplus. At ito po, para sa dosing, take one capsule. Taken po with a meal po ito. So kailangan po may laman ng ating chan. So ngayon po, ano po ba yung mga benepisyo pa rin ng ating malunggay? Ito po ay antifungal,
antiviral. So ang dami, no? Pati yung antidepressant kasi maraming na-depress ngayon. At anti-inflammatory, ano ba yun? Anti-pamamaga. Kaya dito, hanggang mamaya sa lahat ng mga products natin, maririnig niyo yung anti-inflammatory, antiviral. So patuloy po tayo nga, sabi nga, makinig. Kasi napaka-importante po ng ating mga pag-uusapan. Kaya itong moringa ay talagang marami po tayong makikitang mga benepisyo. Tulad ng, sabi nga po, ito po ay merong mayaman sa vitamins. At ito po ay meron pang vitamin B complex pinagsama-sama na kailangan talaga ng ating katawan. So, okay po. Sorry po. Okay, sorry. Ayan, so, ano po ba yung mga benefits po? Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Medyo excited din po kasi ako na talagang itakel po itong about sa ating malunggay. Ang ating malunggay, ay ang benefits po talaga nito ay protection, lalong-lalo na sa ating mga balat, sa ating skin. Kasi kapag lumalabas tayo, talagang kailangan may protection po tayo kasi sobrang init, yung radiation na, at yung ozone layer natin ay apektado na. Kaya kailangan pa rin natin ng protection. At ito po ay nakakatulong din. Saan po? Yun sa mga pamamanas. Ayan, sa iba't ibang parte ng ating katawan. At ito po ay kailangan din natin kasi maraming umiinom ng mga maintenance, ng mga gamot. So kailangan natin proteksyonan ang ating atay, yung ating liver. Kaya ito ay nakakatulong pa rin. At ito po ay ito yung maganda kasi nakaka-treat din siya at pangtulong din, lalong-lalo na anti-cancer. So sa mga tumor, sa mga bukol, lalong-lalo na ito, nakakatulong. At ito po ay kasama pa rin dito sa ating dahon ng malunggay. At syempre sa digestion natin, kasi tayo, lalo na mahilig tayong kumain, so kailangan talaga meron tayong protection para hindi tayo nagkakaroon ng mga colic or yung mga kabag. So importante na meron kang iniinom na supplements. At ito po, ay ayan, lumalaban din sa mga bacterial diseases katulad ng mga tuberculosis, cholera, syphilis, so marami po yan. At ito po ay tumutulong para palakasin ang ating mga buto. Kaya kailangan healthy bones talaga kasi yan po, makakaiwas yan sa osteoporosis, sa mga madaling mag-break yung mga bones natin. At kailangan talaga na meron tayong ganitong produkto. Ito po ay nagtitreat din ng mood disorder. Ano ba yon? Minsan yung good mood natin, minsan yung bad mood natin. So talagang kailangan natin ngayon ng treatment ng ating mood disorder natin, okay? Protection din to, cardiovascular system natin kasi napakahalaga na proteksyonan natin ang ating puso at yung ating mga ugat. Kasi pag hindi maayos ang daloy ng dugo papunta sa puso, ay marami talagang mangyayari na hindi maganda, lalong-lalo na sa system natin. At kailangan din natin ng ito, meron din siyang wound, nakakatulong magpaampat ng mga pagdurugo. So, yung mabilis matuyo yung ating mga sugat, yan ang nagagawa ng ating malunggay. Ito rin ay nagtitreat. Ayan, medyo malawak ang diabetes pero ito talaga yung gusto nating matulungan yung mga pasyente kasi wala pa talagang lunas, wala pang gamot, pero kailangan nating makontrol ang treatment ng diabetes. Asthma, lalo na kailangan malakas din ang ating mga baga. At kailangan din natin ng protection ng ating kidneys kasi yan ang ating filter. Kumbaga kailangan may tulong din yung liver, filter din siya. So kailangan bago ilabas ng kidney ay yung hindi na kailangan ng ating katawan. Kaya ito ay nagre-reduce din o nagpapababa ng ating matataas na blood pressure. Kaya kailangan din natin talaga ng tuloy-tuloy talagang ehersisyo para tayo ay hindi magkaroon ng mga matataas na blood pressure. Ito po, isa pa, kailangan din natin yung ating mata, yung ating eyesight. Mahalaga po na ingatan natin ang ating mga mata kasi dito natin nakikita yung mga blessing. Diba? Para patuloy tayong maging masaya, maging excited, lalo na ngayon. Marami tayong products, diba? So, ngayon po, ito rin, isa pa, yung anemia. Ano ba yung anemia? Ito yung kakulangan ng bilang ng dugo sa ating yung mga blood vessels natin. So yung anemia, mababa ang bilang ng hemoglobin.
kaya nagkakaroon ng sickle cell disease. Yung shape ng cell ay nagkakaroon na ng C-shape na. Kasi nga po, bumaba na yung ating blood count, so naapektuhan din yung daloy ng ating mga dugo. Kaya pangalawa, ito po, pag-usapan naman natin ang ating dahon ng sili, ang Capsicum frutescens. Maraming pangalan, siling bundok, so yan, siling labuyo. Ito naman po, yung Capsicum frutescens ay napakaganda kasi meron siyang antibiotic properties na nakakatulong tayo. Madalas tayong inuubo, biglang sisipunin, biglang lalagnatin, at pagtagal-tagal namamagana yung ating lalamunan. Kaya ang kailangan natin, iwasan natin lumaki yung ating mga kulani o yung ating mga lymph nodes. At ako'y naniniwala na ito rin ay nagpapababa ng mga bad cholesterol. Kaya ito, patuloy nating marinig hanggang mamaya yung bad cholesterol na yan. Kaya ito po ay according sa isang pag-aaral, ang active ingredients talaga ng ating dahon ng sili ay yung capsaicins. Kasi itong capsaicin, ito yung may fibrinolytic effect na nagbabasag ng mga barabara sa ating mga ugat para makadaloy ng maganda. Kaya meron siyang pain reliever properties na yung ating mga sakit ng ulo natin, yung mga pananakit ng ulo, migraine, headaches, at yung mga musculoskeletal disorders ay posibleng matulungan ng ating capsaicin. At ito po, ay yung action niya napakarami, di ba? Ayan, may aphrodisiac effect, expectorant din, nagpapalabas o nag-expel ng ating mga plema, at ito talaga ay may natural pain reliever, ang ating capsaicin. At ito po, sa isang pag-aaral, naobserbahan nila na ang capsaicin po ay meron din siyang antibacterial and anti-helminthic. Para saan po ba yun? Yung pampurga po siya. So kung ikaw ay sobra na yung bakterya sa katawan, masama rin po yun. Kaya kailangan talaga, meron din tayong yun, pinupurga ang mga taong ganun po, yung marami ng kumbaga worms sa chan. At ito po, ang ating dahon ng saluyot naman, yung jute leaves natin, yung Corchorus olitorius, Egyptian spinach, di ba? Ang daming tawag. At ito po ay napakayaman sa vitamins and minerals. Talaga nagpo-promote po ito ng ating well-being. Kaya napakasaya ng ating ginagawa dahil tayo ngayon ay nag-aaral about sa ating saluyot din, kasi ang saluyot talaga mayaman sa vitamin A. Ito po ay, sabi nga, yung sa ating mga eyesight. Kaya nakikita natin na patuloy tayong nabibless. Importante po na laging panatiliin na maganda ang ating mga paningin. At ito po, meron din siyang mga antioxidant. Ayan, sabi ko sa inyo, patuloy nating maririnig ang salitang anti-pagbubulok, sabi nga ni Doc RC, para ma-prevent po yung yung anti-aging property, para hindi tayo mabilis magkaedad. Ito yung magpapabagal ng aging process natin. So, para maging young-looking ano tayo ngayon, young-looking skin ang ating mga balat. Kaya kailangan natin na makontrol din, siyempre po, yung blood pressure, yung mga cholesterol na nagbi-build up na sa ating mga ugat. Dapat ay matanggal na po at para gumanda na, lalong-lalo na ma-prevent din natin yung mga heart diseases, kasi talagang yan ang pinagmumulan talaga ng mga chronic diseases, at yan ang ginagawa ng ating saluyot. Para din sa ating digestion, kasi ang digestion, bago dalhin sa liver, kailangan talaga na da-digest yan. Tapos gagawing energy, patuloy na papunta sa liver, at sa liver naman, yan ang gagawin ng liver, maglalabas siya ng bile para ayusin ang mga dapat na hindi kailangan ng katawan, toxin, tapos diretso na ng ating mga daluyan papunta sa ating mga kidney. So ang kidney naman ang magsasala, isa ring filter machine to. Kaya kailangan bago ilabas ng katawan ay malinis na pabalik sa ating sistema. Kaya ang saluyot ay napag-aralan na napakaganda po ito sa mga pregnancy. Lalo na po na nakakaiwas po ito sa oxidative stress, or yung meron na po tayong nagkakaroon ng resistance po sa insulin. At kaya yung mother and fetus ay kailangan, para kasi lalo na sa mga breastfeeding mothers, importante talaga na ang saluyot ay maibigay natin sa kanila. At ang ating pang-apat, ang ating dahon ng uray, amaranth leaves, Amaranthus spinosus, ito po yung traditional medicine na ginagamit natin, ito, no, diabetes na naman. So ito talaga ay nakakapagpa
ihi din, nakakapagpapawis, kaya napakaganda, may diuretic effect siya. At ito po ay sa treatment din ng mga internal bleeding, lalong-lalo na yung ating mga yun, nagdadiarrhea at yung malakas na pagmemenstruation. Kaya ito po ay patuloy pa rin na tumutulong sa ating gastrointestinal motility, at kailangan din na iwasan din po magkaroon ng mga colic. Ano ba yung colic? Yun yung kabag. So, pati na rin ang ating yung malakas na bleeding, yung menorrhagia, at yung mga arthritis, at treatment ng mga snake bites. At importante na ang ating uray ay isang expectorant para yung daluyan ng hangin ay maka... Siyempre, dapat maayos yan kasi importante na makahinga tayo. Magandang oxygen para yung ating blood din ay gumanda. At ito po, napag-aralan din na yung LIBS po ay nakaka-treat ng tuberculosis. Nagpo-promote po ito talaga ng functions ng ating kumbaga ng ating respiratory system. Ayan. At na maidagdag din natin na nagpo-promote din siya ng secretion ng milk, lalo na sa mga breastfeeding mother. Kaya ngayon, ito po yung ating panglima, ang talbos ng kamote, yung sweet potato tops o ipomea batatas. Effectively, na ginagamit talaga ito sa, ayan, para sa mga oral problem natin, hindi lang sa oral, buong mga gums natin, sa mga ngipin natin. So nakakatulong siya, anti-inflammatory pa rin siya. At yung ating polyphenol na talagang nakakatulong na huwag mag-kumalat or mag-progress saan po sa prostate cancer. At ito po ay isang constituent pa rin na may anti-mutagenic, o di ba, anti-diabetic, anti-inflammatory pa rin, anti-cancer pa rin. Kaya ang daming benepisyo na makukuha natin sa talbos ng kamote, at marami pang mga well-known, also known to have a significant amount of mga vitamins, mga minerals, dietary fiber. Ayan, napaka-importante yan para maganda yung pantunaw natin. Dapat din ito, mayaman talaga to sa fiber, may manganese, may potassium, at meron din siyang iron. Kaya ngayon, ito po ang nilalabanan talaga natin. Ano po ba yun? Mga free radicals. Ito yung mga oxidative stress na, ayan, anti-aging. Kaya kailangan talaga na ito po ay unang-una yung chronic diseases na nagkakaroon na ng neurodegenerative disorders. Ano po ba yung mga neurodegenerative disorders? Ito po ay unang-una yung ALS, amyotrophic, ayan, lateral sclerosis. Meron din yung Alzheimer's. Ayan, nagkakaroon din po tayo ng Parkinson's disease. Ito na po yung mga chronic diseases na sa aging na po ito. Kaya ang ipomea batatas ay nagko-contribute po para labanan tong oxidative stress. At ito po ay may excellent source of beta-carotenes. At ito ay may essential protection. May mga compounds na para sa ating vision, immune system pa rin. At ito po yung mahalaga, embryonic development. Simula pa lang sa sinapupunan ng mother, ay talagang nakakatulong na po ang ating talbos ng kamote at sa reproductive system din po. Ayan. So ngayon po, ay ayan ang ating next ay ang ating Vita Vitex. Ito naman po ay napapanahon talaga at napakasarap pag-usapan dahil makakatulong tayo. Sabi nga, ito yung partner natin para matulungan na ang COVID symptoms. Kaya ready na tayo na tulungan natin ang mga hindi lang may sakit, walang sakit, lahat po. Kailangan natin ng lagundi, ng Vita Vitex, kasi ito isang herbal medicine para matulungan na lumakas ang ating respiratory system. Ano po ba yun? Yung ating baga. Kaya ito po ay nakakatulong din. Saan? Ayan, para ma-relieve yung colic, yung spasm, at yung indigestion, yung mga yung kabag, kadalasan, di ba, hindi lang naman sa mga adult, pati baby, madalas nagkakaroon po ng kabag. At ito po ay blended pa rin ng five power herbs, kaya napakaganda. At ito po, ang dosing nito ay one capsule daily with a meal. Ayan, meron pa rin po, taken with a meal po ito. Kaya ang Lagundi po ay Vitex Negundo, ang scientific name. Maraming benefits po tayong makukuha, lalong-lalo na sa mga respiratory complaints, lalong-lalo na sa may mga problema sa baga. At ito po ay nakakatulong, ayan, mag-treat ng coughs,
ng asthma at mga respiratory problems. At ito rin po ay may analgesic effect na para labanan yung mga pain and discomfort. Kaya ang lagundi leaves ay isang traditional health, meron siyang health benefits na nagpo-provide po unang-una prevention and treatment ng worm infestation, no? Anti-helminthic property. So yan, nagpupurga po siya at ang ating lagundi ay napakaganda pa rin. Ayan, yung mga skin diseases natin such as eczema, ayan, ringworm, at marami pong klase ng mga sakit sa balat, yung mga hadhad, buni, na natutulungan kasi ngayon talagang yung sikat ng araw sobrang nakakasira na, lalo na between 10 to 2 p.m. Kaya kung lalabas ka, dapat talaga ay meron kang protection sa iyong balat. At ito ay nakakatulong din na makapagpatuyo ng sugat, mabilis siya makapagpatuyo. At ang lagundi rin po ay isang klase ng analgesic na nagtitreat ng ano po yun, yung mga rheumatoid arthritis, muscle pain, at inflammation ng mga joints. Kasi pag namamagana yung mga joints, talagang masakit po yun. Alam ko may mga nakakaranas niyan, kaya mas kailangan natin talaga na meron tayong ganitong magagamit na natin ang ating lagundi. At ito po, ang lagundi natin ay is used for anorexia. Ito yung takot na lumaki or magkaroon ng overweight, fear of magkaroon ng gain weight. Kaya anorexia nervosa kung tawagin. Kaya ito ay may food restriction. Ayaw niya talagang kahit mukha na siyang patpatin, ayaw pa rin niyang kumain talaga kasi yun nga, meron siyang fear of weight gain. At ito po ay nakakatulong din saan po? Yung problem pa rin, ayan o, halos lahat talaga yung stomach natin. Kasi dyan talaga kinukuha ng ating katawan yung energy na yung ini-ingest, yung kinakain natin. So kailangan talaga lagi tayong okay yung ating stomach, yung ating tiyan para maiwasan yung colic, yung spasm, yung mga kabag, di ba? Indigestion, yung hindi tayo natutunawan. So kailangan talaga natin na meron tayong protection. Ang lagundi rin po ay isa sa magandang magpababa ng mga bad cholesterol. Kasi ang bad cholesterol talaga, dyan nagsisimula. Yung mga calcium deposits, yung mga hindi kailangan ng katawan. So nangyayari, ito na yung nagkakos ng mga pagbabara ng ating mga ugat. Kaya kailangan talaga ay manatiling normal ang ating cholesterol level. At ito po ay may carminative effect. Ano ba yung carminative? Ito yung anti-flatulence. Yun din po, anti-kabag pa rin siya. Kaya napakaganda rin ng lagundi kasi kumpleto rin siya. At ito po ay pinaniniwalaan na nagpapaayos ng ating memory. Memory enhancer siya. Kaya maganda yung memorya natin. Kaya nga kanina yung mga Alzheimer's, ALS, tsaka yung Parkinson's disease. So pag nag-aging na tayo, nagkaedad na tayo, so kailangan pa rin natin na maganda yung memory natin, yung memorya natin para matandaan naman natin yung mga magagandang pinagdaanan natin. Kaya ang lagundi rin po ay ayan, nakaka-relieve ng anxiety. Ano ba yung anxiety? Pagkabalisa. So sa mga tao ngayon, marami po ang balisa dahil maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng mga negosyo. So ito yung pagkakataon natin na ipakilala sa kanila ang First Vitaplus. At ito ay nagpo-promote ng relaxation. Ayan, halos lahat, tayong lahat gusto natin ma-relax. Pero syempre, nasa First Vitaplus tayo, hindi naman pwedeng laging relax. Dapat nandun din yung action natin. Okay? At ito po ay isa sa mga, ayan, mga good news na initially na nagkaroon ng clinical trials na nakita nila na napakabilis makarecover ng pasyente na tinamaan ng COVID-19. At ito po ang ating lagundi, napabalik niya agad yung pang-amoy. Pangalawa, yung sintomas yung mild symptoms ng COVID-19 ay nawala agad. Bakit po? Inaabot lamang ito ng 7 to 8 na araw. At yung pasyente na gumamit ng ating lagundi ay mabilis nakabalik yung kanyang pang-amoy. Kaya magandang breakthrough ito para sa atin kasi tayo ngayon ay posible na tatangkilikin ng buong mundo ang ating produkto kasi meron na tayong lagundi o yung Vita Vitex natin. Ito naman po ang isa sa mga
sikat ngayon, ating Fat Away. Ang Fat Away natin, ayan, ito po yung content niya, yung ating Garcinia Cambogia. Ano po ba yung Garcinia Cambogia? Ito po yung nakakatulong para mabawasan yung ating timbang. Ayan, gusto nating mabawasan ng timbang, pero kain naman tayo ng kain. Pero dapat, ma-reduce din yung ating appetite. Kasi kung hindi rin natin babawasan yung pagkain natin, hindi natin naayusin yung ating pagkain, posible, hindi natin makukuha yung pagbaba ng ating timbang. Kaya dapat, ayan, may tulong pa rin. Hindi lang pwedeng lahat ay sa food supplement. Kailangan din, meron din tayong at tulong. Kaya ngayon, sinamahan pa ito na formulate din ng Sakura powder, kasi itong Sakura powder is napakaganda para saan? Sa ating mga balat. Kasi ngayon, marami ng pollution, marami ng UV rays, di ba, yung mga radiation. So ito yung barrier para sa anti-aging. Ito yung tumutulong. At ito po ay blended pa rin ng 5 power herbs. Kaya napakaganda, no? May 5 gulay ka na, may pampa, habang ikaw ay nagpapapayat, hindi ka mukhang, sabi nga yung, hindi ka mukhang haggard. Kasi kahit pumapayat ka pero nag-glow yung skin mo, nakangiti ka pa rin, napakaganda. Namumula-mula ka o nagiging pinkish na yung kulay mo. Ito po, ang dosing nito ay 1 capsule pa rin, taken with a meal pa rin po siya. Kaya ito po, no, ang ating Garcinia Cambogia ay meron siyang component, ano yon, yung hydroxycitric acid na isang component ng dietary supplements for promotion of weight, sabi nga yung weight loss and maintenance of body weight. Ito yung nagme-maintain ng ating, sabi nga yung pag pumapaya tayo, so pero na-maintain pa rin natin yung tamang timbang para hindi naman tayo sobrang nabawasan yung ating timbang. Dapat tama lang po siya. At ito po ay napakaraming tulong pa rin, lalo na sa obesity. Kasi po ang obesity talaga, abnormal na po ito. Kasi kung ikaw overweight, tapos obese ka pa, mas matindi na po ito. Ito po, nagkakaroon na ng mga complication kasi sobrang dami na ng taba sa ating katawan. Ang overweight kasi yung timbang. Pero pag mabigat na yung timbang mo, tapos marami pang fat sa katawan natin, so talaga magkakaroon na ng inflammation. Dito na papasok na naman yung mga free radicals, oxidative stress, at magkakaroon na ng insulin resistance. Mahihirapan ng mag-produce ng insulin ng ating pancreas, so pati yung liver din ay apektado rin siya. So pag hindi na po nag-release, kasi yun ang importante, kailangan natin nagtutulong-tulong sila, yung pancreas, yung liver, para maganda yung daloy ng ating blood. Kaso lang, yung production ng insulin, yung beta cells sa ating pancreas ay maapektuhan. Kaya kailangan talaga natin na ingatan ng ating liver para yung pancreas din ay maingatan din natin. Ito po, no, yung Sakura extract. Ayan, ang ganda ng flower. Talagang pink na pink siya. Ito po ay napag-aralan na yung ating caffeoil, glucose, and quercetin, na ito po yung primary ingredients ng ating Sakura na may functional components na proven na po ito na may anti-glycation or anti-aging properties para ma-boost lalo na yung production of collagen. Importante po ang collagen natin kasi yan yung sa skin natin, sa bones natin. Halos lahat ito po yung primary, yung collagen, yung fibroblast. At ito ay makakatulong wag mabilis na magkaroon ka ng aging kasi sa panahon natin ngayon, ang bilis ng panahon, so marami na pong mabilis din magkaroon ng age. Makikita mo agad, akala mo mukhang 30, pero yung age niya talagang bata pa siya. Pero yung itsura niya, dahil napabayaan niya yung collagen production at yung sabi nga, hindi niya nagawa or yung naingatan yung kanyang skin. At ito po, na tinatawag natin anti-glycation action. Ano po ba yun? Nagpo-provide po ito ng anti-aging effects at nakakatulong din po para ma-maintain natin yung magandang youthful and radiant skin natin. Kaya kailangan talaga natin ng mga ganitong product para tayo matulungan. At ito po ay may potential din. Anti-inflammatory, anti-pamamaga. Ano po ba yun? Para may nutrients tayo para dun sa mga skin disorders kasi marami talagang klase ng skin disorders. Kaya tayong lahat gusto natin talaga, ito yung i-promote natin, magkaroon tayo ng smooth, supple skin like baby.
Kasi lahat tayo gusto natin yung skin natin parang baby, di ba? Parang kay Ma'am Doyi. Kaya ito po ay magiging baby rin tayo, baby skin. Kaya ang susunod natin, ito po, ang ating gout out. Ayan, ito rin po ay 400 milligram per capsule. At meron tayong 3 components na pag-uusapan. Tulad po ng glucosamine, turmeric, and piperine. Unang-una, yung glucosamine ay known to support yung ating mga joints, yung ating mobility and comfort. Next naman, yung turmeric has been traditionally used to support joint health, comfort din, and mobility. Yung ating piperine, ayan, anti-inflammatory, anti-pamamaga. So ito ay nagpo-provide pa rin ng support to enable your body para ma-cope, lalo na yung mga active na tao, yung may active lifestyle, ito yung kailangan nila, yung piperine. Kaya ito po ay sinamahan din ng limang, sabi nga yung also blended with 5 power herbs. Ito po, ang dosing nito, kung talagang medyo sumasakit na yung mga kasukasuan natin, pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules daily. Pero kung ikaw naman, with a meal po ito ha, pero kung normal naman, wala kang nararamdaman, pwede mong i-take ito ng 1 capsule daily taken with a meal pa rin. Kaya ngayon, ito, pag-usapan natin yung glucosamine sulfate na makikita, ito yung natural na meron tayo sa katawan natin, chemical compound na chemical found in human body. At ito po ay yung ating fluid around joints, ito yung likido para hindi nagkikiskisan yung ating mga joints para hindi sumasakit. Kasi kadalasan ito yung nauubos. Kaya ngayon ito yung masakit. Ito yung nararamdaman na may mga rheumatoid arthritis. Ito yung masakit talaga. Importante ngayon na meron tayo sa body natin na mapoproduce ngayon, na mapagkukuhanan natin. Ito po ay nagbi-build, ito ay for involved in building tendons, ligaments, cartilage, and thick fluid that surrounds the joints. Kaya ito yung likido na kailangan natin. Kaya itong glucosamine supplements may either increase the cartilage and fluid surrounding joints. At ito ay nakakatulong para ma-break down ang ating yung substance na makukuha. Kaya ngayon, ang susunod natin, ang turmeric powder. Ito yung primary ingredients na makukuha, yung curcumin. Ano po ba yung curcumin? Ito yung other chemicals found in sa turmeric. Nakakatulong po ito magpababa or yung swelling or inflammation. Bakit po? Kasi ang turmeric ay may, sabi nga, beneficial po ito for treating yung mga inflammation, yung may mga problema na po, yung sa mga pamamaga ng mga kasukasuan. Kaya ang curcumin po ay ingredients responsible for potent anti-inflammatory abilities. At ito po, may isang pag-aaral na ang turmeric extract can reduce pain. Ayan, nakakapagpabawas ng pain. At nakaka-improve din po ito ng function, lalong-lalo na yung may mga tao na kasi na merong knee or sa kanilang mga tuhod, may osteoarthritis na, kaya ito, napakasakit po nito. Hindi man ako nagkakaroon nito, pero posible na talagang hindi ka makakatulog sa sakit. Kaya ito yung importante ngayon, meron tayong curcumin na makakatulong sa atin. At ito, yung piperine, ito po, isa sa mga maganda po na may pharmacological effects at may several health benefits. Katulad po ng, ayan, against chronic diseases, such as, ayan, reduction of insulin resistance. Yan, kanina pa natin narinig yung insulin resistance kasi hindi na natin nagagamit ng tama yung insulin, kaya nagkakaroon na ng problema. Anti-inflammatory, ayan, anti-pamamaga pa rin po yun, di ba? Halos lahat meron. At improvement of hepatic steatosis. Masyadong medically term, pero ito po ay fatty liver din po yan. Nagkakaroon po ng taba yung ating atay. Kaya hindi po siya nakakapaglabas ng magandang bile. So, nangyayari, namamaga siya. So, pag namaga ang atay, susunod niyan pag namaga, unti-unti na yan liliit, magsishrink na po yan,
So talagang magkakaroon na po ng mas matinding sakit yung hepatitis, then diretso na po ng liver cirrhosis. Yun ang iniiwasan natin. At ito po ay meron talagang medicinal agent na makukuha. At nakakatulong din po ito mag-absorb. Ayan, it helps your body absorb more curcumin. Mas maganda raw po silang dalawa magkasama. Mas maganda yung magiging functions nilang dalawa, piperine plus curcumin, kaya po sila pinagsama. Kasi mas maganda yung benefits na makukuha natin. At ito po, yung ating black pepper contains anti-inflammatory and antioxidant properties pa rin. Anti-pamamaga at anti-pagbubulok. Making it potentially helpful for managing inflammatory condition and reducing free radical damage. Napakaganda kasi ito yung kailangan nating tanggalin sa katawan natin, mga free radical. Ito yung mga toxin na hindi, mga toxic chemicals na hindi kailangan ng ating katawan. At ito ay nakakatulong din mag-reduce ng inflammation associated with, ayan, yung mga matitinding sakit na, yung mga chronic diseases na, katulad ng asthma, arthritis, chronic gastritis, ayan, kasama rin yung Alzheimer's kasi ang Alzheimer's is 55 to 75 years old, pati yung Parkinson's disease, kaya kailangan din nating tulungan din. Okay? So ito po yung ating InsoCheck. Ayan, marami talagang kailangan ng InsoCheck. Kaya ito po ay napakaganda kasi bakit po? Ito po ay formulated with insulin powder that can help decrease the ability to taste sweet. Ayan, mahilig tayo sa mga matatamis at ma-reduce din yung sugar cravings natin. Yan talaga yung culprit eh. Masarap kumain ng matamis, di ba? Kasi comfort food po yun. Pag ikaw may problema, gusto mo kumain ng matamis para maibsan yung problema mo. Pero sumusobra, masama rin po yun. Lahat ng sobra, masama. Kaya ito po ay may pine bark. Ano po ba yung pine bark? Ito yung nag-normalize ng sugar levels natin para hindi tayo magkaroon ng sobrang sugar. Kasi pag sumobra din yung sugar sa katawan natin, maraming problema rin pong kasama po yun. Kaya ito po ay sinamahan din po ng ating blended with 5 power herbs. Yan, may 5 gulay pa rin siya. Ang dosing po nito ay taken 1 capsule daily. Ito po, with a meal pa rin siya. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang insulin plant. Ayan, maraming may insulin plant. Hindi nyo alam na insulin plant pala yung tanim nyo. Ang insulin plant po, yung pinakadahon po nito ay mayaman po sa protina, sa iron, and a number of antioxidant, anti-pagbubulok. Ito yung component ng beta-carotene and alpha-tocopherol. Ito yung vitamin E, tsaka vitamin A. Ito po ay nakakatulong din sa, yan, costus igneus NAC. Yan ang scientific name niya ng insulin plant. Ito yung may ability para pababain ang blood sugar ng mga diabetic kasi hindi naman, wala pa rin po talagang gamot or lunas ang diabetes pero meron pang control. Pero alam natin na hindi pa talaga nadidiscover yung gamot para sa diabetes pero ito ay makakatulong sa pagbaba ng blood sugar level. At ito po, meron din pag-aaral na nakakatulong din po ito ng magkaroon, meron siyang antibacterial property, antifungal, at yan, may antioxidant din siya, properties, ang ating insulin plant as well. At ang primary target natin ay matulungan natin ang ating mga kababayan, hindi lang ating mga kababayan sa buong mundo. Kasi ang diabetes talaga ay worldwide na problema. Ito yung malaking magagawa natin para matulungan lalo na yung mga tao para ma-treat natin at ma-manage natin yung mga pasyente na suffering from type 1 and type 2 diabetes. Pag-usapan na muna natin para mapag-compare natin kasi alam ko marami rin nagtatanong ano ba yung type 1? Ano ba yung type 2? Unang-una, yung type 1 diabetes, ito po yung tinatawag nating juvenile onset. Bata pa lang tayo ay meron na po tayo nitong problem o tinatawag nating insulin dependent diabetes.
wala pong kakayanan ang katawan ng tao o ng bata na mag-produce ng insulin. Saan po ba nanggagaling ang insulin? Ito po ay nanggagaling sa ating pancreas. Ayan, kaya yung ating lapay na tinatawag. Ang ating type 2 naman, diabetes, ito marami po. Halos lahat, maabot na ng 3 million ang diabetes. At I think mga 2 million na po ang pre-diabetic. Kaya ito po ay tinatawag ding adult onset or non-insulin dependent diabetes. Ayan, pag-compare natin, karaniwang nakikita sa mga taong edad 30 or 30 pataas at mga overweight. Ayan, yung sobra sa timbang. Sobra-sobra ang insulin sa katawan, hindi niya nagagamit. Kaya ngayon, nagiging overweight siya. Okay po. So ito naman po yung isa pang ingredients din po yung ng ating InsuCheck, ang pine bark. Ano po bang meron ng pine bark? Ito po ay nakakatulong mag-reduce ng blood pressure. Ayan, sa mga may mataas na blood pressure, ito po importante ang ating pine bark. At ito ay ginagamit din po yun sa mga medication. Kasi meron ding diabetic na meron din pong high blood pressure. So importante na kailangan mapanatili pa rin po yung normal blood pressure. Kasi pag mataas na yung blood pressure mo tapos diabetic ka pa, ay mas maraming sakit talaga na papasok. Kaya kailangan ingatan. At ito po yung pine bark extract ay napag-alaman na ito ay nakakatulong. Ayan, sa hypertensive, sa may mga asthma, sa may mga chronic venous insufficiency, ito po osteoarthritis, at lalo na po yung deep vein thrombosis. Ito po yung sa mga legs natin. Yung mga diabetic, hindi na nila nalalaman na yung kanilang hinlalaki, ang laki pa ng kalyo. Diba? Hindi niya alam sa ilalim pala ng kanyang kalyo ay may sugat. Pero wala na siyang nararamdaman kasi nga po, yung oxygenation, hindi na nakakaakyat pabalik sa heart. So hindi niya napapansin na yung sugat niya ay lumalaki na. Kaya ngayon, nung nakita na wala nang choice talagang ang laki-laki na ng sugat, yun yung mga diabetic leg and diabetic foot na kailangan nating matulungan na para, di ba, nakakapagpaampat ng mga pagdurugo, kailangan mabilis matuyo yung sugat natin. So ito yung pwede nating itulong sa kanila. Kaya ito po ay napag-aralan din na ito po ay nagpapababa ng ating bad cholesterol. Ano ba yung LDL? Ito yung low density lipoprotein. Ito dapat talaga yung mababa. At dapat yung mataas yung good cholesterol, yung high density lipoprotein. Eh ang nangyayari, mas mataas yung bad cholesterol kaysa sa good cholesterol. Kaya ito ay nagiging marker ng cardiovascular diseases, cardiovascular health. Kaya importante talaga na mapababa natin, manormalize natin, at pataasin natin ang mga good cholesterol. Ayan. So ito po, ang ating tinatawag nating, ayan, Vita Heart. Ayan, iniinom ko rin po ito. Halos lahat iniinom ko po, yung blend, yung ating Vita Vitex. Lahat po ay iniinom ko po yan at napakaganda rin po nito na talagang may maintenance din ako ng ating product, yung ating Vita Heart. Kasi po ito ay formulated with lycopene. Diba? Saan ba natin naririnig yung lycopene? Alam natin sa tomato o sa kamatis. Alam natin ito ay known as powerful antioxidant, anti-pagbubulok pa rin. At ito ay nakakatulong para saan? Slow down cell damage talaga. Ito yung kailangan nating ingatan na ma-damage yung ating cells. Kasi pag na-damage na yung cells natin, for example, sa brain, yung brain cells natin na-damage, so irreversible na siya. Hindi na po pwedeng maayos yon. Pero kung may ingatan natin o mapapabagal natin, so talagang makakatulong po ito. At ito po ay meron pong ingredients din ng meron siyang kasamang CoQ10. Ano ba yung CoQ10? Coenzyme Q10. So isa siyang enzyme. A compound that helps generate energy. Ayan. Kaya pala, kapag ikaw ay parang matamlay, parang ikaw ay parang mabilis kang mapagod, mabilis kang hindi ka masigla,
So nababawasan pala yung ano mo, bumababa yung CoQ10 mo. At ito ay nag-i-improve talaga ng well-being natin. Kaya pag energetic ang isang tao, posible ang daming CoQ10 sa katawan nun. At ito po ay blended pa rin ng limang gulay. Kaya napakaganda, no? Meron ka ng pang-boost ng energy, meron ka pang kasamang 5 power herbs. Kaya ang dosing po nito ay taken with a meal po ito, ha? 1 capsule daily taken with a meal pa rin po. Kaya ngayon, tayong lahat, no? Marami tayong iniinom na gamot, so pwede natin itong isabay. Hindi naman po para ihinto yung gamot natin. Ang kailangan natin, meron tayong pang-support kasi ang ating liver, dito dumadaan lahat ng, siyempre, yung blood na yung kinakain natin, siyempre sa sikmura. Tapos lahat ng mga toxic chemicals or na kailangan dadaan yan sa liver. Kapag yan ay dumaan sa liver, ang gagawin niya, tatanggalin niya yung mga bad na hindi kailangan ng katawan. So i-retain yung magaganda. Papunta naman saan? Sa kidney. So meron tayong dalawang salaan. Liver, bago mag-liver, pagkatapos ng liver, diretso naman siya saan? Sa kidney, yung ating para bago ilabas ng ating katawan, ay kukunin muna niya yung magaganda, yung mga kailangan natin, then ilalabas niya yung mga toxic chemicals na hindi kailangan ng ating katawan para magamit po for energy consumption pa rin po yun. Kaya ito, pag-usapan natin, ang lycopene, ano po ba yung content ng lycopene? Napakaganda kasi ito yung health benefit po nito. Isa talaga siyang antioxidant, anti-pagbubulok, kaya napakahalaga again sa mga free radicals. At it may also reduce the risk of developing mga chronic illnesses. Kaya kung tayo ay nakakaranas na maraming sakit na matagal na, so ito po, no, kailangan talaga natin ng lycopene. At may also promote good oral health. Kailangan pa rin mapanatili nating mabango yung ating syempre yung ating hininga, yung ating oral hygiene pa rin natin, kasama rin po yung ating mga bone. Dapat laging strong yung bone natin. Vitamin D, galing ayan, sunshine vitamin na kinukuha natin sa, syempre kailangan pa rin natin ng sikat ng araw, and blood pressure. Kailangan talaga ma-monitor natin at ma-regulate natin ng tama ang ating blood pressure. Okay? A recent study, yung sa pag-aaral, found evidence that lycopene ay nakakapagpababa ng bad cholesterol. At ito po ay nagpapataas naman ng good cholesterol. Ayan. Kaya maganda ay syempre kumain din tayo ng kamatis. At the same time, ito na, nandito na para madali na po na mapataas ang ating good cholesterol at labanan natin yung mga bad cholesterol. Ito po yung ating coenzyme CoQ10 or tinatawag na CoQ10 or coenzyme Q10. Ito po ay ayan, nag-a-act pa rin siya ng antioxidant, protect cells from damage, and plays an important part in the metabolism. Kaya ito po ay nagtitreat pa rin ng iba't ibang mga chronic conditions. At ang CoQ10 ay supplements natin can help lower blood pressure. Nakakapagpababa po ito ng ating blood pressure. Ayan. At ang ating CoQ10 ay nakakatulong din po, ayan, sa mga heart failure and other heart conditions. Possibly, nag-i-improve po ito ng ating mga cardiac problem, cardiac risk, lalo na kinocombine ng iba sa regular medication. Kung meron kang regular medication, isabay mo yung ating product at matutulungan tayo na ma-regulate yung ating blood pressure. At ito po, ang CoQ10 also helps treat specific heart condition such as yung congestive heart failure, high blood pressure, particularly among older individuals. Ayan, nakakatulong po siya. At ito po, pinagkumpara po natin ang ating normal sa abnormal na artery. Unang-una, nakita natin yung lining sa loob na tinatawag nating endothelium. Yung lining na yan, importante po yan kasi yung arterial wall, ipupush niya yan pag hindi siya normal, katulad po sa kabila. Di ba, ang ganda ng daloy niyan kasi talagang makakadaloy ng maganda yung dugo. Pero kung may diseased artery,
ano nakikita natin? Ayan, no, pinupush na ng plaque. Yan yung mga cholesterol deposits. Yan yung mga kinain nating bulalo, crispy pata, na nag-accumulate na. So, napupush siya pataas. So, nangyayari, ayan, yung nagkakaroon na ng blood clot. At dyan na pumapasok ang mga matitinding sakit, lalong-lalo na yung mga, yan, nagkakaroon ng heart attack, stroke, at lalo na yung mga diabetes. Ito yung matindi. Kaya ngayon, ito po yung three ways to enjoy First Vita Plus food supplement capsule. So yung ating mga product ay pwede natin unang-una as a capsule. So pwede natin siyang diretsyong inumin, diretsyong lunukin siya. Pangalawa, as tea, pwede mong timplahin sa hot water, 150 ml. Mix well mo yon, melt cup, tapos melt mo yung capsule, then ready to drink na siya. Or pwede mo rin gawin, idagdag mo siya sa mga beverages mo or sa mga meal mo. Pwede mo siyang open mo yung capsule, tapos sprinkle on sa drinks or sa meal. Ayan, lalo na sa mga bata, kung hindi pa sila pwedeng mag-swallow, kasi delikado naman kung sobrang bata tapos ika-capsule natin. So ito yung paraan natin, pwedeng isama sa kanilang mga pagkain at sa mga inumin nila. Kaya ngayon po, no, so ito yung ating product at ako'y naniniwala na maraming matutulungan ang ating produkto. Kaya sabi nga, a minute on the lips, forever on the hips. Isang saglit sa labi, sa bilbil, mamalala lagi. So thank you po, maraming salamat po. First Vita Plus people, thank you po. Great Vita morning po. God bless us all po.